Diyos ko po, mamamatay na ba ako? Ayoko pang mamatay. Hinang-hinang sabi ko sa sarili ko. Nilakasan ko ang loob ko at sumigaw pa rin ng tulong kahit hinang-hina na ako dahil sa dami ng dugo na nawala sa akin. Magandang tanghali po. Ako po si Jane. 20 taong gulang na at hanggang ngayon ay wala pa rin love life. Ibabahagi ko lang po sa inyo ang hindi ko makalimutang karanasan ko noong nakaraang buwan. Nakaupo ako noon sa may bus stop, naghihintay ng masasakyan. Inabot ako ng 20 minuto sa kahihintay ng bus. Hindi ko namalayan na palubog na pala ang araw. Maya-maya'y may natanaw akong isang lalaki na papunta sa direksyon ko. Hindi ko masyado maaninag ang itsura niya, kaya isinawalang bahala ko na lang pag-upo niya sa tabi ko. Nakaramdam ako na parang may nakamasid sa akin, kaya lumingon ako sa lalaki na nakaupo sa tabi ko. Bigla naman akong kinabahan nang makita ko na nanlilisik siyang nakatingin sa akin. Bakit po? Tanong ko sa kanya. Hindi siya sumagot at patuloy lang siyang nakatingin sa akin. Naguguluhan man ay isinuwalang bahala ko na lang yon kahit na kinakabahan ako sa pagtitig niya sa akin. Tumingin ako sa suot kong relo. 7:00 na pala ng gabi. Pilit ko mang baliwalain ang titig niya sa akin, ngunit hindi ko ito magawa. Ramdam na ramdam ko kasi ang pagtitig niya sa akin at hindi ko na ito nagugustuhan. Sana na may dumating na ang bus, sabi ko sa sarili ko. Nakahinga ako ng maluwag nang matanaw ko na ang paparating na bus. Dali-dali akong sumakay. Hindi ko alam kung ano ang trip ng lalaking yon dahil hanggang ngayon ay nanlilisik pa rin siyang nakatingin sa akin. Buong biyahe, yung lalaking yon ang gumugulo sa isipan ko. Anong problema niya? Bakit ang sama niyang makatingin sa akin? Sa pagkakaalam ko, wala naman akong naging kagalit. Kinakabahan mang makarating sa bahay ay pinilit ko na lang limutin ang nangyari kanina. Dumaan ang 2 araw at naging normal naman ang pag-uwi ko. Mabuti na lang at hindi ko na nakita yung lalaking yun. Habang nag-scroll ako noon sa Facebook ay may biglang nag-pop up na message sa akin. Tinignan ko ito at labis akong nagtaka dahil may nag-chat sa akin na hindi ko naman kilala. Nagdadalawang isip naman ako kung re-replyan ko ba siya o hindi, kaya inisto ko muna yung profile niya. In fairness, gwapo ah, napapangiti kong sabi. Ni-replyan ko siya dahil mukha naman siyang hindi masamang tao. Nagtaka naman ako sa reply niya. Paano niya nalaman ang tungkol sa akin? Stalker ko ba ito? Nagtatakang tanong ko sa sarili ko. Tinanong ko siya kung paano niya ako nakilala. Nawirduhan ako nang sabihin niyang matagal niya na daw akong kilala at minamasdan sa malayo. Kinilabutan naman ako sa huli niyang sinabi. Ngunit isinawalang bahala ko na lang yon. Lumipas ang mga araw at napapadalas na rin ang pag-uusap namin dalawa. Inaamin ko na sa mga nagdaang araw ay nahulog na ang loob ko sa kanya. Dahil Valentine's ngayon, gusto niya daw akong makita. Tinanong ko siya kung anong oras kami magkikita at saan. Sabi niya ay 7:00 ng gabi sa may park. Napaisip naman ako kung bakit gabi. Tinanong ko sa kanya kung bakit ganong oras. Ang sabi niya, mas romantic daw kasi kapag gabi at may sorpresa daw siya sa akin. Nawala ang kaba ko sa aking dibdib nang dahil sa sinabi niya, kaya pumayag na ako.
Lumapit ako sa lalaking nakaupo sa bench para makumpirma ko na siya nga ba iyon. Nang makumpirma ko na siya nga iyon ay dire-diretso na akong nagpunta sa kanya. Hiyang-hiya ako dahil ang gwapo niya pala sa personal. Nagpunta kami sa mamahaling restaurant at nag-date kami. Masaya ako ngayong gabi dahil bala ko na siyang sagutin. Oo, nanliligaw siya sa akin. Nagpresente siya na ihahatid niya ako pa uwi. Naisip ko na mamaya ko na lang siya sasagutin pagkababa ko ng kotse niya. Nagtaka naman ako dahil ibang direksyon na ang tinatahak namin. Nagsalita ako at ang sabi ko ay hindi ito ang direksyon papunta sa bahay namin. Imbis na sumagot siya ay ngiti na lang ang iginanti niya sa akin. Huminto siya sa isang madilim na lugar. Kinakabahan naman akong tumingin sa kanya. Nakakatakot siyang humisi sa akin at... Ikaw? Wala ka ng kawala. Papatayin na kita ngayong gabi. Sa sobrang taranta ko, binuksan ko ang pinto ng kotse. Napatigil naman ako dahil nakalak ito. Anong gagawin mo sa akin? Please, huwag mo kong patayin. Mamamatay ka! Sumigaw ako ng sumigaw ng saklolo. Nagbabaka sakaling may tumulong sa akin. Diyos ko po, mamamatay na ba ako? Ayoko pang mamatay. Hinang-hinang sabi ko sa sarili ko. Nilakasan ko ang loob ko at sumigaw pa rin ng tulong kahit hinang-hina na ako dahil sa dami ng dugo na nawala sa akin. Sasaksakin niya sana ako ulit nang biglang... Huwag kang kikilos! Napatingin kami parehas nang may mga pulis sa labas. Hindi namin namalayan ang pagdating nila siguro dahil sa lakas ng sigaw ko. Bago ako mawalan ng malay ay nakita ko yung lalaki sa bus stop kasama ng mga pulis. Bakit kasama niya ang mga pulis?